What's up guys? Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga ka-keepers. So ayan guys, samahan nyo ako ngayong hapon na to. Magja-jar na naman tayo ng mga bagong batch ng betta fish para sa susunod na igugroom natin guys. So tara, let's go! So, ayan mga ka-keepers, nandito naman tayo sa ating mahiwagang ref tub. So, parang hindi tayo nauubusan ng isda dito guys. So, ang gagawin natin ngayon mga ka-keepers, kukunin naman natin yung malalaki. Yung mga malalaking ano. Select lang tayo ng pwedeng kunin natin mga keepers. Ito mga royal blue ata to guys na half moon. So ilan na ba yung nakukuha natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mga 8 na. Ang kukunin natin is 20 pieces. Pero nasa ilalim sila guys. Ayan. Yung mga fancy yellow. Nasa ilalim. Yun guys. Yun sila. Fancy natin. Yun. Kapag nilagay kasi yung mga fancy yellow mga keepers or mga AOC sa jar, na doon lumalabas yung mga kulay nila. So mabilis lumabas yung kulay dilaw nila kapag na-jar na sila. So yun guys, may mga maliliit pa tayo dito, parang fry. So meron talagang naiiwan na lumaki mga ka-keepers kapag hindi mo natanggal yung mga adult na betta.
Yan guys, 11. Maraming pula. Maraming pula na half moon ang nakuha natin. So, tumatago yung iba sa ilalim guys. Ayaw nila magpahuli sa akin. Yung malalaki ito. Ayan o. Ayan. Patakas yan. Yun, yellow fancy na naging mustard yan, dami po guys, dami po, malalaki lalo na itong pula, malalaki na yun. Yun guys, oh pula ang unang lumaki dito. Then may mga bagong batch na naman tayo ng beta na na-hatch mga ka-keepers. Papakita ko sa inyo pagkatapos natin mag-jar ng beta fish. So papakita ko yung mga na-hatch na na beta fish. Sa ilalim sila guys. Sa ilalim sila yun. Yan. So yan guys, sana umabot ng 20. So 20 lang yung kasya sa ating jar ngayong araw na to. Yan. So tara, lipat na natin mga keepers. Ayan, nakahanda na ang kanilang lalagyan mga keepers. Ayan, nakahanda na ang kanilang mga lalagyan, 20. So kamayin lang natin guys, okay lang yun. So importante sa pag-jar ng betta fish mga keepers, dapat meron talagang mga talisay para hindi sila mabigla sa pagpalipat sa kanila. Yung iba kasi nagka-clamp or nagkakasakit. Ayan guys. So, hindi ko na alam kung meron ba tayong nalagay na beta dito. So ayan, wala. Ano kung may beta fish. So so ayan, lipat na natin guys. So 5 na, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano ba tayo nalagay dito? Yun, wala pa. 14. So naka hard talisay sila mga keepers. Hard talisay. So sakto lang yung nakuha nating na betta fish mga keepers, sakto sa 20. So bagong ano naman, bagong igugroom na naman guys. Ayan.
So, ayan mga ka-keepers, ang 20 pieces na bagong jar na betta fish. Ayan, hindi nyo makita guys dahil sa sobrang hard talisay. So, ayan. I hope mag-room sila dyan mga ka-keepers. So, ayan mga mga ka-keepers, ayan yung ating mga betta fish na walang talisay. So, lalagyan pa natin sila guys. Mamaya. Ayan. Kasi yung iba nagkasakit na mga ka-keepers, may nag-clump na dito. Siguro sa pag-water change natin, nabigla sila. Ayan. So marami tayong nag-clump na mga betta. Ayun. Ayan guys. So, tinatamad akong mag-alaga basta nag-clump na yung mga betta fish natin, lalo na pag marami na sila. Ayan. So pinapakain na lang natin yun. Malalaman yung pag nag-clump mga ka-keepers is nasisira yung kanilang mga fins. So parang nagiging manipis. So ayan mga keepers, ito na yung ating mga nag-success na mga betta fish. Ito. Ayan. May fry dyan. Yun. Isa siyang mascot na double tail. Yan yung mga nag-success natin. Ito. Black mamba. Ito guys. Then, meron pa tayo dito. Ito yung pinakamarami mga ka-keepers. Kita ko lang. Yun. Yun mga fry natin na double tail. So, yan. Marami. Yun guys. Ito meron din dito. Mga fry. Yun. Hindi natin makita guys. Ayan, yung itim. Dahil kasi siya. Isa siyang galaxy. So pag galaxy ang anak nila, ganito ang kulay. Then yung ating fancy yellow na nagiging mustard. So ayan, meron tayo dito guys. Meron din ang kulay nila, para itim din ang kulay nila mga keepers. Ayan. So yan yung update sa ating mga success na mga betta fish. So yun yung mga pair natin na nag-success guys. So bukas ita-transfer natin sa kanilang mga grow out. Ayan. So ayan mga ka-keepers, nagbabalik ang ating betta question and answer portion. Pasensya na mga ka-keepers, sa huli natin nilagay yung ating betta question and answer portion. So ayan, ang unang nagtanong ay si Ricky Bonita. Ang tanong niya, Sir Monching, normal ba na nahiga ang fry sa ilalim ng grow out tank nila? Parang patay na sila. Nag-aalala kasi ako. Salamat, sana masagot. Salamat, God bless. So, nahiga na daw yung fry niya sa ilalim ng isang grow out. So, ibig sabihin guys, kapag ganun yung kondisyon ng ating fry or betta fish, posible na meron silang sakit. So, sa adult betta kasi mga ka-keepers, kapag nahiga na yung adult betta ko, sa loob ng tank, ang ginagawa ko, nililipat ko siya sa maliit na lalagyan. So, binababaan ko yung tubig ng 2 inches lang para hindi siya mahirapan dumangoy kung sakaling dumangoy siya. At saka nilalagyan ko siya ng talisay, may konting rock salt at methylene blue. So, effective siya mga ka-keepers para sa paggaling ng ating betta fish. Sa fry naman, sa ilalim ng grow out tank, hindi ko kasi sure kung paano ang gagawin natin kapag ganun yung nangyari. Siguro hayaan na lang natin sila. So tignan natin kung mag-survive yung fry na yun. So ayan, sana nasagot ko ang tanong mo, Ricky Bonita. So shout out sa'yo. Ang sunod na nagtanong ay si Ponix Coldplay. So ang tanong niya, good day Sir Lian. Ask ko lang po, yung fry ko po na mag 3 weeks old na, ang dami pong kitikiti. Ano po dapat gawin dito? Sana masagot nyo po. Salamat. Happy fish keeping. So, Ronix Coldplay, ang dami daw kitikiti ang kanyang 3 weeks old na betta fry. So, okay lang yan. Ronix, na merong fry sa 3 weeks old. So, kayang-kaya na nila yung kitikiti. Ang nakakatakot lang mga ka-keepers, kapag nasa 3 days old yung fry natin to 7 days old, masyado pang sensitive sila sa kitikiti. So kapag tinamaan sila ng kitikiti, siguradong patay yung mga fry natin.
So sa 3 weeks old, medyo malaki na yan, so kaya na nila yung kiti-kiti. So huwag ka mag-alala. Mag-alala ka kung nasa 7 days to 3 days old pa yung fry natin. So ayan. Sana nasagot ko ang tanong mo, Phonix Coldplay. So ayan. Ang sunod na nagtanong ay si Naughty. Si Naughty. So ang tanong niya guys, ayan, sabi niya, Lods Lian, ano po mas best na grow out tank para sa fry? Ref tub or malaking aquarium or fish pond? Sa opinion mo idol, sana ma-notice or ma-shout out from Agusan del Norte. So shout out sa iyo from Agusan del Norte, Norte. So ayan, so ano ba ang best na grow out ng ating fry? So kahit ano sa tatlo na sinabi mo, pwedeng-pwede. Pwedeng ref tub, pwedeng malaking aquarium, pwedeng pond. So ayan, importante kasi sa mga fry natin na malaki yung lalagyan nila para mabilis silang lumaki. So kung maliit ang lalagyan, mabagal yung paglaki nila. Pero sa pond or sa aquarium, kailangan paglipat natin is malaki na dapat yung fry natin bago natin ilipat sa grow out na pond. So ayan, sana nasagot ko ang tanong mo. So kahit saan doon sa tatlo, pwedeng pang grow out ng fry. Mas malaki, much better. So ayan, ang huling nagtanong, shout out to Lucy Kalingasan. So hello, meron akong 20 days old na betta fry. Walang live food dito sa amin. Anong pinaka the best na commercial food sa mga fry? So ang the best na commercial food para sa mga fry na 20 days old, pwede kayong magpakain ng PO1. Ayan. So kayang-kaya na nilang kainin yung PO1. Ang PO1 is nabibili sa mga ano guys, sa mga agri vet na tindahan. So yung mga nagbebenta ng pagkain ng manok, ayan, baboy, ang pagkain ng mga isda, so meron sila yan, PO1. Tanungin niyo lang sila. So kung meron kayong BBS, much better. Up to 30 days pwede tayong mag-BBS sa ating mga fry. So ayan, Lucy Kalingasan, sana nasagot ko ang tanong mo. Maraming salamat sa iyo. At sa mga ka-keepers natin na gustong magtanong dyan, so comment lang kayo sa video na to at subukan nating sagutin sa susunod na vlog natin. So ayan mga ka-keepers, shout out time na tayo guys. So ayan, sa mga gusto magpa-shout out dyan, ganun din ang gagawin ninyo guys. Comment lang kayo sa mga videos natin at sasagutin natin sa... ay, isa shoutout ko kayo sa susunod na vlog. So shoutout to Megaledo, shoutout to John Dave Halalon, Lemuel Segovia, shoutout to Mikazuki Gawid, shoutout to Zach Play Roblox, Lucy Kalingasan, shoutout to Alwings Gaming, Fernando Sulit, shoutout to Oha Jericho, and shoutout sayo HD Vlogs, Miles Solante, Florebet Magno, shoutout. Shoutout to John Marcus Gabriel, Jeron Pamilga, shoutout to Marionel Hernandez, Phonix Coldplay. So ayan, shoutout to John Advent, shoutout to Timothy Patrick Malaga, Jesse Kirol, Froilan Ramu Jr., shoutout to Caudicos Wendell Jan, shoutout to Adrian Luis, shoutout to Maricel Recto, Kim Oliveros, ayan, shoutout. Shoutout to Jeffrey Lumba, shout out to Acacia's Vine. So ayan, shout out sa iyo RM John Atay and Nelson Panuncia. So sa mga gusto mong pa-shout out ulit, comment lang kayo sa videos natin. So maraming salamat guys sa pagsama ngayong araw na to. Don't forget to like, share, comment and subscribe. So see you next time mga ka-keepers. Fish out. Bye-bye.